Sa ngayon, sa pakikipagpulong namin with the Philippine Consulate General in New York, there are about 38 or 39 cases, documented cases. Unang-una kasi na kailangan intindihin, ano ho ba ito? Hate crime ba ito? O kaya harassment lang? O crime lang? Kasi minsan, kunwari, you know, you, sinapak ka o kaya naduroan ka, it's classified only as harassment. Pero pag sinabing, you go home to your country, ikaw go back to China, kaya go back to the Philippines, ayun, na-target ka na bilang, hindi lang bilang tao, kaya bilang yung race mo. Yun ho yung kinaklasify na hate crime. Kung kaya very careful din ang konsulado at ang gobyerno to determine na itong mga krimen na ito ay hindi lang harassment, kundi hate crime dahil tinatarget yung pagka-Pilipino nila. At itong gobyerno po natin, ang konsulado, tumutulong sa mga kababayan natin naging victim. They go to the local police kasi meron ho sila sistema dito to address ito yung mga hate crimes, and the local police and the local authorities help out as far as filing cases are concerned, at kasama na rin dito yung mga legal redress para sa kanila, yung mga abogado na again what do you call is given by the host government, by the US, at tinutulungan din ng mga ng konsulado to spread awareness hindi lamang sa community dito sa New York but elsewhere, para maintindihan nila kung ano nga ba yung mga elemento ng hate crime and how to avoid, let's say, situations kung saan you know, it becomes very difficult to manage. And in fact, itong mga documented cases natin, minsan may mga tao daw sa nasa subway sila at you know, sometimes sinisigawan na sila, hindi nila alam na sila na pala yung sinisigawan, and may references to you going back home to your own Asian country, at yun, dun sila nakakapag minsan natotraumatize itong mga victims sila. Tinutulungan din natin to identifying kung saan sila ba pwede makakuha ng psychosocial help o kaya you know, therapy, parang you know, somebody who speaks let's say Tagalog o kaya Ilocano o kung sino man yung mga biktima ng kababayan natin. At again, kung may mga kababayan tayo no nakaranas ng ganito, all they have to do is not just approach the consulate, but may mga local authorities po, go to your local police. Malaki ho yung sistema ng America when it comes to helping not only Asians but the rest of the other nationalities as far as hate crimes are concerned.